Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan natin itong dalawang pisong perang papel, which is part ng ABL series. So marahil may mga iba sa inyo na may ganitong perang papel at nag-iisip kung binibili ba ito ng mga kolektor or maibebenta pa ba. So may mga factors guys, gaya ng nasabi ko, ang tinitingnan ng isang kolektor ng banknotes. So, isa-summarize ko na lang guys yung mga factors na ito. So, nandyan yung kondisyon ng perang papel, yung bilang or yung dami ng perang papel, yung serial number, ayan. Tapos, kung yan ay may overprint, at saka kung yan ay uncut, no? So, magbibigay na lang ako ng konting idea, tapos share ako ng ano, ng pictures ng mga nabanggit ko. So sa condition guys, pag sinabi kasing uncirculated ay kumbaga parang galing sa bangko yan, no? Baga malutong na malutong yan, walang tupi. Ayan. At napakahalaga niyan guys, no, sa mga nagko-collect ng banknotes. Lalo na kung common, no, kasi itong dalawang pisong ito ay common lang ito. Baga may mga ibang banknotes kasi guys galing sa ibang series na mga hindi common, no, kaya mas mataas yung presyo. Ngayon, yung pangalawa, yung dami ng banknotes. So pagka banknotes kasi na common, syempre kung bibili ka, hindi ka naman bibili ng isang piraso lang kasi common nga siya. Kumbaga malulugi ka, paano mo siya pag binenta mo siya. At yun nga, ang prefer kasi ng mga nagko-collect is kumbaga maramihan, mas maganda, no, para at least solid din yung bayad sa delivery or sa shipping or sa meetup, ganyan, no, sa Lala Move. Tapos serial number naman sa mga nagko-collect ng banknotes, ang talagang hinahanap nila is solid serial number. Sinabing solid guys ay pare-parehas yung serial number or pare-parehas yung number sa serial number. Kung yan ay puro 1, puro 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. Tapos meron ding specimen. So yan yung parang, kung di ako nagkakamali, pag sinabing specimen, yung parang pinaka pattern yan ng banknotes o perang papel. Tapos nandyan din yung uncut, no, na dalawang piso or mga iba't ibang denomination ng banknotes. Pag sinabing uncut, from the word itself guys, so uncut, kumbaga hindi hati-hati. Hati-hati man siya guys, pero halimbawa 16 pieces na banknotes, hindi putol-putol. Minsan kasi may apat sa mga ibang denomination tsaka ibang series, no, uncut. So yun yung mga factors guys. Ngayon, pagdating naman sa ano guys, sa mga hawak ninyo, halimbawa kung yan ay hindi naman solid serial number or kumbaga hindi na uncirculated, tapos hindi rin uncut. So ang price kasi niyan guys, sa pagkakatanda ko, pagka uncirculated tapos yung kumbaga common lang yung serial number is around 50, no, 40, 50 siguro, bibihira na yung magbenta ng sobrang taas. Pero depende naman sa ano yan, no, sa seller. Pero ang fair price siguro niyan is around 30 to 50 pesos. Kung di ako nagkakamali guys, no. Ngayon, kung yan ay hindi na uncirculated, so most probably mas mababa talaga yung presyo niyan. May iba, siguro pagka maramihan, binibili lang ng ano yan guys, no, mga less than 20 pesos each. So, ganun lang siya guys, no. Common lang kasi yung banknotes na yan. Pero may mga ibang series tayo, ibang denomination na mataas yung presyo. So yun lang guys para sa video na ito. Kumbaga binigay ko lang yung best ko na kapagbigay ng knowledge at information, kasi hindi ko naman talaga forte yung ano, yung mga banknotes, kasi more on coins talaga ako. Pero at least guys, no, sana nabigyan ko kayo ng idea, lalo na yung may mga hawak na ganitong perang papel. So para sa mga may tanong guys, i-PM nyo na lang sa Facebook ko. Ayan, i-follow nyo na lang ako. At send nyo na lang yung mga pictures ng mga
banknotes ninyo na gusto nyo itanong, no, yung presyo. So yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.